Welcome sa Clairvance Channel mga katitik. Ngayon, magbabypass tayo, mag-remove tayo ng Google account ng Huawei Nova 3. Ito ay, ang model number is PAR LX9. So, kailangan natin baklasin ang likod mga katitik at i-test point natin. So, kailangan natin i-remove para ma-test point natin yung likod. So, baklas muna. So, ito yung test point niya mga katitik yan. Yung sa baba ng malaking bilog, yan yung i-short natin to the ground. So, ganyan natin, test point, and then isasaksak natin yung Type-C natin na USB data cable. At meron tayong makikita doon sa ating device manager na Huawei USB-COM. Siyempre, kailangan natin ng unlock tool para ma-remove ang Google account. So, pipiliin natin dito yung Huawei USB-COM. Punta lang tayo sa Huawei na tab. And then, hanapin natin dito sa gilid, sa left side mga katiktik, yung Kirin 970. So, yun yung i-click natin, Kirin 970. And then, pag napili na natin, click natin yung Erase FRP. Ayan. At hintayin na lang natin mga katiktik na matapos mag-process ang kanyang tool. Ayan o, nakita nyo yung progress bar dito sa baba. Ayan, may percentage po yan. At yan lang po ang i-wait natin na magsabi siyang okay na po na matapos, na-complete na po yung process niya. So, hintay lang tayo ng ilang saglit mga katiktik. At yun, mga katiktik, nakikita nyo, erasing FRP, okay. So, automatic magre-reboot po ang ating Huawei Nova 3. So, hintayin na lang po natin yan, mga katiktik, na mag-open. Ayan o, factory reset data level. So, para magre-reset siya ulit, mga katiktik. At yun, isi-set up na lang natin yun, mga katiktik, pagka nagbukas na siya ulit, mga katiktik. So, 5 to 10 minutes siya magbukas, mga katiktik. Ayan, isi-set up na lang natin yan hanggang makarating tayo doon sa home screen. So, naway may nakuha kayo dito ng konting idea mga katiktik, huwag kalimutan i-like ang video na to. At syempre, mag-subscribe naman sa aking channel dyan mga katiktik. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan i-click ang notification bell button mga katiktik kapag nakasubscribe na. Maraming salamat at hanggang sa susunod ko na video tutorial mga katiktik.